Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, yung subject natin, tafsir. At itutuloy natin inshallah yung pagtalakay dun sa Surat al-Ikhlas. Natatalakay na natin nung nakaraan yung mga kainaman ng sura na ito. Nito nga ay sura na ang kadakilaan nito ay katumbas ng 1/3 ng Quran. At nabanggit na natin, nalinaw na natin na hindi naman ito nangangahulugan na ang reward ng pagbasa ng Surat al-Ikhlas ay 1/3 din ng Quran, kumbaga. Na kapag binasa mo yung Surat al-Ikhlas ng 3 beses, para ka nang nakabasa ng buong Quran. Hindi yun. Ang tinutukoy lang doon yung kadakilaan ng Surat al-Ikhlas. Katumbas ito ng 1/3 ng Quran. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na iniulat ni Imam At-Tirmidhi, "Walladhi nafsi biyadihi laqad sa'alahu bismihi al-a'dam alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'iya bihi ajab." Sumpa man sa siyang may tangan ng aking kaluluwa, na itong tao daw na ito ay humiling kay Allah sa pamagitan ng pinakamainam niyang pangalan, at ito yung kanyang pangalan na kapag siya ay hinilingan sa pamagitan nito ay ibibigay niya. At kapag dinasalan siya sa pamagitan ng pangalan na ito ay tutugunin niya yung dasal. At syempre ito yung pangalan na Allah na naroon sa Surat al-Ikhlas. Yung Kul Huwallahu Ahad. Yung pinakadakilang pangalan ni Allah. Pero syempre may hadith din tungkol sa yung Ar-Rahman tsaka Ar-Rahim at ang mainam na pangalan nga ng tao, di ba? Abdullah at Abdurrahman. So naroon pa rin yung pangalang Allah. So ang Allah, ang pangalang Allah ang pinakamainam na pangalan ni Allah. Sumunod, yung kahulugan nga ng Kul Huwallahu Ahad. Nadaanan na natin ito nung nakaraan. So kul, ito ay pautos. At ang lahat ng aya sa Quran na nagsisimula sa kul, ito ay direktang tumutukoy kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang inuutusan. Pero siyempre, ito ay applicable sa lahat ng mananampalataya. Applicable ito sa lahat ng mananampalataya. So ano yung pinapasabi sa atin? Huwallahu ahad. Siya si Allah na nag-iisa. At sinabi ni Ikrimah bin Abi Jahal, yung anak ni Abu Jahal na nag-Muslim, alhamdulillah, pagkatapos ng Fathu Makkah, si Ikrimah, kasama siya sa lahat ng labanan, laban sa mga Muslim. Kasama siya sa lahat ng labanan, laban sa mga Muslim. Sa Badar, sa Uhud, Ghazwatul Khandaq, nandun siya. At actually, nung Fathu Makkah, nang nasakop na ng mga Muslim ang Makkah nung ikawalong taon pagkatapos ng Hijra, nakita niya yung asawa niya, nag-Muslim na rin, at nag-Muslim na rin si Ikrimah, at naging matuwid siyang Muslim, alhamdulillah, katulad ng lahat ng Quraysh actually na nag-Muslim, matuwid sila. At namatay si Ikrimah sa jihad, doon sa Yarmouk, laban sa mga Romano. Namatay siya sa panahon ni Omar bin al-Khattab, radiyallahu anhu. So sinabi ni Ikrimah na itong ayah na ito ay tugon ni Allah. Siyempre, meron pang isang ulat yung nakaraan, di ba, yung natalakay natin na ipinahayag itong Surat al-Ikhlas
nang nagtanong ang Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang angkan ni Allah, sino magulang niya, ito yung naging sagot. Pero dito sa tafsir nga nabanggit yung sinabi naman ni Ikrimah, ito yung tugon doon sa sinasabi ng mga Hudyo na sinasamba nila si Uzair bilang anak ni Allah. At ang mga Kristiyano, sinasamba nila si Isa alayhis salam bilang anak ni Allah. At ganyan din yung mga Zoroastrian, yung mga mago, sinasamba nila ang araw at ang buwan bilang mga Diyos, at ganoon din yung iba pang mga pagano sumasamba sa mga ribulto bilang mga Diyos. So ito yung naging tugon ni Allah. Kul huwallahu ahad. Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Allah ay ahad, nag-iisa. Nabanggit natin nung nakaraan, di ba, na bakit ahad yung sinabi? Sa halip na wahid, di ba yung wahid, isa o number one? Kasi maaaring mga hulugan yung wahid na meron pa siyang kasunod, ithnain, talasa, tatlo. Pero yung ahad, nag-iisa lang talaga. Nag-iisa lang ang ahad. Siya ay walang katulad, walang kapantay, walang katulong, walang anuman ang maihahambing sa kanya. At ang Surat al-Ikhlas, actually, isa ito sa mga naunang sura na ipinahayag sa Quran. Kaya nung si Bilal bin Rabah, nung pinapahirapan na siya ni Umayyah, di ba ano yung sinasabi ni Bilal? Ahadun, ahad. So ibig sabihin, alam na ng mga sahaba ang tungkol sa pagiging ahad ni Allah sa umpisa pa lang ng pagiging Muslim nila. Dahil ang Suratul Ikhlas ang isa sa mga naunang ipinahayag sa Quran. Yung pangalawang aya, yung Allahus Samad. Ang As-Samad, isa ito sa mga pangalan ni Allah. At ang lahat ng mga pangalan ni Allah ay meron itong katapat na katangian ni Allah. Ang lahat ng pangalan ni Allah, tandaan niyo to ha. Lahat ng pangalan ni Allah may katapat na katangian ni Allah. Lahat. Pero hindi lahat ng katangian ni Allah may katapat na pangalan. Naintindihan niyo? Lahat ng pangalan ni Allah may kaugnay o katapat na katangian, pero hindi lahat ng katangian may kaugnay o katapat na pangalan. Halimbawa, itong ang As-Samad. Itong As-Samad, ibig sabihin, siya yung perpekto at walang pangangailangan. At siya yung maaari ding mga hulugan na sa kanya umaasa ang lahat ng mga nilikha niya, As-Samad. At syempre, yung katangian niya na may kinalaman sa As-Samad, yung anumang bagay na may kinalaman dito, na siya yung perpekto, siya yung walang pangangailangan, yun yun. Pero hindi nga lahat ng katangian ni Allah may pangalan. Halimbawa, si Allah nagagalit, di ba? Sa Surat al-Fatiha, sabi ni Allah, nagagalit siya. Pero walang pangalan si Allah na Al-Ghadib. Wala. Sabihin ng tao, pangalan niya Abdul Ghadib. Walang ganun. Walang ganung pangalan. O kaya, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay, ayon sa mga katangian na nababanggit tungkol sa kanya, siya ay tumatawa. Pero wala namang pangalan si Allah na ang kahulugan nito ay tumatawa. Okay, so hindi lahat ng katangian ni Allah ay mayroong katapat na pangalan. So As-Samad, ito ay tumutukoy nga sa kanyang katangian na siya ay perpekto, walang pangangailangan, at sa kanya umaasa ang lahat. At siya ay mayroong perpektong pamamahala at pamumuno ayon sa kanyang karangalan. At ito ay sinabi naman ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Si Ibn Abbas, pinsan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung uncle niya, si Al-Abbas, ay kapatid ni
Abdullah na tatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kapatid ni Abu Talib. Yung As-Samad, maaari rin ito mga hulugan na yun nga, siya yung merong kumpletong pamamahala sa kanyang mga nilikha. Ito yung As-Samad. Pero meron din sinasabi ang ibang mga scholar na ang As-Samad, ang kahulugan din nito, kabilang sa mga kahulugan nito, ay yung karugtong mismo na ayah. Ano yung karugtong ng Allahus Samad? Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad, yung lam, ibig sabihin nun, past tense. Lam yalid, ibig sabihin, hindi siya nagkakaanak o hindi siya nagkaanak, past tense pala, hindi siya nagkaanak, walam yulad, hindi siya ipinanganak. So kapag si Allah pala ay hindi nagkaanak at hindi ipinanganak, ibig sabihin, perpekto rin siya. Kaya may kinalaman yung lam yalid, walam yulad sa pagiging As-Samad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung tao, hayop, halaman, bakit kailangan nila magkaroon ng anak? Kasi hindi perpekto yung tao, hayop o halaman. Mamamatay ang tao, hayop o halaman at kailangan nila ng mga anak na magpapatuloy sa kanilang henerasyon. At gayon din, ang katotohanan na ang mga tao, hayop o halaman ay ipinanganak, ibig sabihin hindi rin sila perpekto. Dahil unang-una dumaan sila sa proseso ng kahinaan, di ba? Mahina yung baby na tao, hayop o yung halaman na bagong sibol pa lang, maselan. Kaya imposible na ang Diyos ay magkakatawang tao, ipapanganak, magiging baby, lalaki, yun ay magiging mga katangian ng kapintasan. Kaya hindi katanggap-tanggap sa Islam na si Isa alayhis salam ay sasabihin ng mga tao na Diyos na nagkatawang tao. Hindi pwede. Hindi pwede. Pero syempre, sumanala yung gabay ni Allah, hindi ito darating liban na lamang sa kung sino ang naisin talaga ni Allah na magabayan. Merong mga Kristiyano, para sa kanila, advantage pa raw yun ni Isa alayhis salam o advantage pa raw yun ni Jesus na siya ay ipinanganak. At kapintasan daw kay Allah na hindi siya nagkakaanak. Nakita nyo na yun sa Facebook, may nagpo-post nun ganun eh. Na mahina daw ang Diyos ng mga Muslim kasi hindi raw nagkakaanak. O mahina ang Diyos ng mga Muslim kasi hindi nagkakatawang tao. Eh yun yung pangunawa nila. Minsan, ano, mahirap makipagtalo sa ganung tao, hayaan nyo na yun. Hayaan nyo na yun siya. Balang araw, pagsisisihan niya yung kanyang mga sinasabi, dumating na sa kanyang gabay, pero hindi niya tinanggap. So, lam yalid walam yulad, si Allah ay hindi nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, bukod sa kanyang pagiging perpekto, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang may control ng lahat, pati panahon. Pati yung panahon, si Allah subhanahu wa ta'ala ang may control. Si Allah, hindi siya tumatanda, hindi siya nanghihina. Siya ang may hawak ng lahat. Kaya hindi kailangan na si Allah ay kahit kailan magkakaroon ng katangian ng tao o sino pa man sa mga nilikha. At dahil din dito na si Allah ay lam yalid walam yulad, hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Hindi kailangan ni Allah ng asawa. Hindi niya kailangan ng sino man o ano man na kukumpleto sa kanyang buhay. Okay? Hindi niya kailangan ng mga ganon. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ganito uli, mayroong lam. Ang ibig sabihin ng lam, past tense ito na negative. Ibig sabihin, hindi nangyari. At kapag sa Quran, o kahit sa grammar, sa Arabic, kapag sinabing lam, ibig sabihin, hindi nangyari at hindi mangyayari. O maaaring mangyari sa hinaharap
Pero yun ang ano talaga ng lam, yung past tense siya, hindi nangyari noon. Yung kana sa Quran, wa kana Allahu ghafurur rahima, halimbawa niyan, si Allah ay mapagpatawad at maawain. Pero merong kana. Ang kana kasi sa Arabic, ito'y nangangahulugang dati. Pero kapag ito'y ginamit kay Allah, ito ay nangangahulugan ng pagpapatuloy. So halimbawa, kana yadrus, dati siyang nag-aaral. Pero kapag ginamit yung salitang kana kay Allah, ibig sabihin, yun na siya noon at nagpapatuloy siyang ganoon hanggang ngayon at magpapatuloy siya hanggang sa hinaharap sa ganoong kalagayan. So itong lam, ibig sabihin, hindi ito nangyari noon. Walam yakun lahu kufuwan ahad, na hindi siya nagkaroon ng anuman o sino man na katulad niya. O walang sino man o anuman na katulad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang katulad na kahit ano. Kaya ibig sabihin nito, anumang sasabihin ng tao tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala na taliwas sa kanyang tauhid, taliwas sa kanyang kaisahan, ito ay automatic na itatanggi natin. Ito ay automatic na itatanggi natin. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay maaari lamang nating ilarawan sa anumang kaparaanan na inilarawan niya sa kanyang sarili. At syempre si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam din, ang tanging paglalarawan na tatanggapin natin tungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yung nababanggit lang sa Quran at Hadith. Hindi pwedeng magsasangkot tayo ng iba pang mga katangian kay Allah na liban pa sa dalawang ito. Na hindi katulad ng mga Kristiyano, halimbawa, ang katotohanan niyan, yung mga pari, ang haba-haba ng kanilang pinag-aaralan, ang tagal-tagal nilang nag-aaral. Pero puro pamimilosopo yung pinag-aaralan nila. Kung paano i-interpret yung mga katangian ni Allah, mga ganong bagay. Pero tayo sa Islam, alhamdulillah, kahit construction worker, kahit magsasaka, kahit sino mang Muslim na matapat kay Allah, na nauunawaan niyang tauhid, hindi niya kailangan mag-aral ng pagkahaba-haba, may intindihan niya na si Allah subhanahu wa ta'ala hindi maaaring maging katulad ng sino man. Di ba nabanggit ko sa inyo dati yung kwento niya, no? Na panaginipan daw niya yung Santo Niño na nagbubutas ng buhangin doon sa beach, doon sa tabing dagat, may binubutas siya doon sa buhangin. Ang ipasok daw nung Santo Niño, yung lahat ng tubig sa dagat, doon sa butas na yon ay mas madali kaysa sa maunawaan ng tao ang Trinity. Biruin niyo yun, anong klaseng doktrina yun na hindi pwedeng maintindihan ng tao? At actually, yung ganyan na doktrina ng Katolisismo, yan na yan mismo ang ikinagalit ni Martin Luther at ng iba pang mga Protestante. Kung bakit ang Katoliko lang, kumbaga, bakit sa Katolisismo, yung mga pari ang, kumbaga, pilit na nagbibigay ng paliwanag at hindi nila ito kumpletong ipinapaliwanag sa mga tao. Kumbaga, palagi nalang mahiwaga ang relihiyon para sa kanila. Ganun nila pinapalabas. Pero sa Islam, alhamdulillah, nililinaw natin ang lahat ng bagay. May makulit lang talaga. Parang kambal. Pero malinaw naman yung lahat, halos. Diba? Oh. Malinaw. Hindi katulad sa kanila nga, yung puro ano eh, puro pamimiloso po yung pinag-aaralan nila. Kaya minsan, makinig ka sa pari na nagmimisa. Hindi mo maintindihan yung pinagsasabi niya eh. Kahit ako nung bata pa ako, madalas ako magsimba. Hindi ko naintindihan ano ba yung pinagsasabi niya. Parang ano na lang sa kanila yung ano eh, yung misa. Ano na lang, social event. Parang ano na lang, kabanalan na lang. Pupunta ka doon, bahala na maintindihan mo yung pari o hindi.
So itong tungkol kay Allah, napakadali lang maintindihan ito na bakit hindi pwedeng meron siyang katulad na anuman. Kasi nga si Allah, unang-una, siya yung tagapaglikha ng lahat. At si Allah, maglalagay ba siya ng alinman sa kanyang mga katangian ng kanyang kapangyarihan o lakas sa sino man o anuman na magiging katapat niya o tatalo sa kanya, kalaunan? Hindi, di ba? Ganun yung mga Diyos ng mga Griego. Sa Greek mythology, sa Roman mythology, yung anak ng Diyos, nilabanan yung tatay, natalo yung tatay, yung anak na yung Diyos ngayon. Ganun yung kanilang mitolohiya. So sa Islam, walang ganun. Sa Islam, walang ganun. Si Allah, hindi niya kailangan na ibababa yung sarili niya, kasi sinasabi ng mga Kristiyano, makapangyarihan daw ang Diyos, kaya niyang gawing tao yung sarili niya. Oh, makapangyarihan ang Diyos, makapangyarihan si Allah. Pero nga sa atin palagi, ang anumang kapangyarihan ni Allah ay gagawin niya kama yaliku ala jalalihi, ayon sa kung ano ang karapat-dapat sa kanya, sa kanyang karangalan. Hindi pwedeng nga hamakin ng Diyos ang sarili niya. Hindi pwedeng nga hamakin ng Diyos ang sarili niya sa pagkakatawang tao, sa pagkakatawang elepante. Di ba yung mga Hindu, yung kung ano yung Diyos nila, baka, elepante, daga, kasi lahat ng ito daw ay naging mga avatar o incarnation ng kanilang mga Diyos. Kaya sinasamba rin nila ang mga ito. So si Allah, hindi niya kailangan gawin yun. Kaya kasi Dr. Bilal Phillips, sabi niya minsan, para madali nating nagbigay siya ng napakagandang analogy. Si Allah, oo, makapangyarihan. Pero hindi maaari na si Allah ay lilikha ng bato na napakalaki at napakabigat na hindi niya kayang buhatin. Hindi pwedeng lilikha si Allah ng bato na hindi niya kayang buhatin kahit sabihin pa natin na kaya niyang likhain yun. Kasi kapag nilikha niya yung bato na yun na hindi niya kayang buhatin, eh di mas makapangyarihan na sa kanya yung bato. Di ba? O si Allah, halimbawa, o magiging Jesus. E alam naman natin, di ba, ano ba itsura ni Jesus pag pinipainting? Payat, malnourished. Maapakan ng elepante yun, patay yun eh. O di mas malakas sa kanya elepante. Hindi pwedeng gagawin ni Allah na tao yung sarili niya. Hindi pwede. Kaya ganun din, hindi pwede na idodrawing natin si Allah, ipipainting natin si Allah, o gagawa natin siya ng physical na representation. Yung mga pari, yun, nasabi ko sa inyo dati, di ba? Nag-volunteer catechist ako nung high school. Sabi nila, yung mga rebulto daw na nandun sa simbahan, hindi naman daw talaga yun sinasamba. Yun ay representation lang ng Diyos na sinasamba. O, tinuturoan yung tao paano magdasal, ganito, ganyan. Pero hindi totoo yun eh. Sinasamba talaga ng tao yung mismong rebulto. Kaya pinapahiran nila yun eh. Diba? Yung tao pupunta sa Nazareno, papahid siya sa Nazareno. Bakit kailangan niyang pumunta pa dun sa Quiapo para magpahid dun ng panyo? Samantalang pwede naman siya magpahid ng panyo sa iba pang rebulto. Ibig sabihin, sinasadya talaga nilang puntahan yung isang rebulto na mahimala kasi sinasamba nila. Kasi sinasamba nila. Kaya hindi pwede na magkakaroon ng mga ganitong paglalarawan ng Diyos. O actually, in general, bawal nga sa Islam, di ba, mag-display ng picture. Hindi papasok yung mga anghel sa bahay na may naka-display na picture. O kaya maglalagay ka ng rebulto, o rebulto ni Jose Rizal o Andres Bonifacio, hindi pwede. Lahat ng yun ay bawal kahit sabihin pa natin na walang kinalaman yun sa pagsamba. O sige, yung mga rebulto ni Jose Rizal, nilagay nga yun na hindi sinasamba. Pero kalaunan, anong nangyari? Ngayon meron ng kulto, yung mga Rizalista. Marami ba sa inyo nun? Santipolo, marami. O, may mga Rizalista. Sa Cotabato, meron na rin. Oh. Tapos may naniniwala si Jesus, buhay hanggang ngayon. Ay si Jose Rizal, buhay hanggang ngayon, nagtatago nga doon sa Antipolo, sa isa sa mga kuweba doon.
Yun nga, pupuntahan nga sana namin yun, binata pa ako. Pupuntahan sana namin yun, yung kasi nga papagamot daw ako ng lolo ko. Papagamot yung mata ko, kasi malabo talaga yung mata ko, bata pa ako. Tapos papunta kami doon, dapat meron daw kaming dalang manok, iaalay doon. Tapos pupunta raw kami kay Rizal, nagtatago doon sa kuweba. Kasi hindi kami natuloy noon eh. Kasi napaaway na kami sa kalsada, napainom kami noon eh. Hindi na kami tumuloy, umuwi na lang kami ng Tondo. So maraming tao, kumbaga, katulad doon kay Nuh alayhis salam, di ba? Ginawa ng rebulto, yung mga mababait na tao, mga kababayan nila hanggang kalaunan. Si Satanas, yung gumawa ng mga rebulto nila, naglagay sa plaza, tapos kalaunan, naglagay sa bahay nila, tapos kalaunan, nakalimutan na ng mga tao, ano ba yung mga rebulto na yan, sabi ni Satanas, yan yung mga Diyos nyo. Kaya sambahin ninyo yung mga yan. So sa Islam, may malinaw na pagbabawal sa mga rebulto at mga picture dahil dyan. Kahit walang religious na significance. Yung alam, magtago ka ng picture ng ano eh, jowa mo. Magtago ka ng picture ng ano, hindi rin siya kaaya-aya. Lagi mong titingnan, namimiss mo, ganun. Hindi ano, hindi ugali ng Muslim yung ganun. Hindi ginawa ng mga sahaba. Siyempre, wala namang picture nung panahon na yun, pero hindi pinahintulutan yung mga picture para sa ganung kadahilanan. Ang sinasabi ng mga scholar, pwede mag-picture para yung ano lang, documentation lang, o ID picture, ganun, o itatabi mo lang, pero hindi mo naman sisilipin ng sisilipin, iiyakan mo, ganun. Kaya ano, may matindi talagang pagbabawal sa mga picture. Ngayon kung may makita man kayong ganyan, hari ng Saudi Arabia, naka-display yung picture, laki-laki pa. Pero tayo, kung may magagawa tayo, inshallah, huwag na natin gayahin yung mga yon. So ito yung dahilan. Walam yakun lahu kufuan ahad, si Allah ay hindi katulad ng anuman. So itutuloy natin ito next week, inshallah. Tatalakay naman natin yung Suratul Falak at syempre yung Suratul Nas, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.